tuloy pa rin ang food exploration natin gamit ang ilang mga pananim nila sa Fork and Spade Farm dito sa Ibaan, Batangas. At sa pag-iikot ko kasama si Miss Nadia, isa sa mga ipinakita niya ay ang special section ng farm nila na para sa mga pinapalaki nilang mulberry trees. And this is matamis talaga. Very nice. At kung curious kayo kung paano nga ba natin magagawang tsaa ang edible na dahon ng mulberry tree, ibinahagi sa atin ni Miss Nadia ang ilang simpleng hakbang para magawa ito sa ating mga bahay. Una, kailangan lang patuyuin ang mga dahon ng mulberry gamit ang dehydrator. Kung wala naman kayo nito, maaari rin kayong gumamit ng sun drying net. At kapag natuyo na ang mga dahon, pwede na itong isalin sa isang lalagyan and you can enjoy your mulberry tea anytime. At para naman sa prutas ng mulberry tree, pwede pa itong gawing jam. Ang fresh mulberries. At si Miss Nadia pa mismo ang nagpakita sa atin kung paano. Unang-una, hugasan at tanggalin po ang tangkay ng fresh mulberries. Dito po sa hawak ko, nagawa na po natin ang step na ito. I-mash ang fresh mulberries gamit ang tinidor, potato masher, or food processor, kung ano man ang meron kayo sa bahay. Ayan. Mukhang well-mashed na po ang ating fresh mulberries. Ngayon, pwede na po natin ihalo ang asukal at katas ng calamansi. Sa recipe na to, gumamit ako ng 400 grams ng fresh mulberries, 200 grams ng sugar, at mga 5 piraso ng calamansi. Ngayong nahalo na natin ang lahat ng sangkap, pwede na natin sindihin ng apoy. Pakuluin ang jam mixture, pero tandaan na laging i-stir ang jam upang hindi ito masunog. Hintayin itong lumapot o hanggang ma-reach natin ang desired consistency. Yung mulberry fruit po kasi, medyo short lang ang kanyang life. Mabilis po siyang masira. Kaya naghanap po ako ng paraan kung paano ma-extend yung shelf life niya. So isa po sa mga natutunan ko ay ang paggawa ng jam. Sa jam po, gumagamit ng sugar as a preserving agent. Sa dami po ng sugar, na pre-prevent po nito ang microbial activity. Nagdagdag tayo ng katas ng calamansi or pwede rin gumamit ng katas ng lemon or lime dahil ito ang mag-a-activate ng pectin. Ito ay isang naturally occurring fiber sa fruits and vegetables at ito ang tumutulong na mag-gel ang ating jam. Bukod dito, ang mulberry kasi ay isang low pectin fruit because not all fruits and vegetables have the same amount of pectin. So since low pectin fruit ang mulberry, dinagdagan din natin ito ng calamansi juice, which is high in pectin. Mukhang nangalahati na ang ating mixture and medyo malapot na siya kung titingnan nyo. So ibig sabihin nito, pwede na nating isalin ang ating jam. Pwede natin ito ilagay sa isang bote o garapon. Just let it sit and cool down and pagkatapos po nun, pwede na natin pagsaluhan ng ating mulberry jam. We're about to try yung isa sa mga products nila. Actually, dalawa. This is one of the things na na-mention sa atin ni Ma'am Nadia kanina na mga pinoproseso nila from their mulberry tree. So basically, the first one, yun nga sabi nila, walang tapon. So from what we've learned, they dehydrate yung pinaka-leaves and then kina-crush nila ng konti, then they make it into a tea. So habang inaantay natin mag-sip yung ating tsaa, subukan naman natin isa pa nilang produkto dito, which is yung kanilang mulberry jam. So, subukan natin yun. Alam natin minsan, nagmamahal ang strawberry. Yun yung naalala ko dun sa mulberry jam nila. It has the same texture. Yung mga bits na nagpa-pop-pop minsan dahil sa buto ng strawberry, yun din meron siya. Siyempre, yung tea nila, kita nyo naman, nagkulay na siya. Good indication.
merong mild fragrance kang maamoy. And yun nga, subtle lang din yung lasa niya. For me, I like it. I like it, definitely something na we could always explore. But we're definitely at a good start kasi walang saya. From the tree, from the leaves, and of course yung kanyang pinaka bunga, ang dami nilang magagawa dito.